kalapit at papel para sa aking mga katanungan mamaya. Handa na ba kayo? Alam niyo ba kung bakit magaling sa paghabi ng kanilang mga bahay ang mga gagamba? Kaya ko na itanong ito dahil ang aking kwento ay tungkol sa alamat ng gagamba. Isinulat ito ni Segundo D. Matias Jr. at Zeus Pascon. Tara na! Simulan na natin! Noong unang panahon, may mag-asawa na biniyayaan ng isang magandang anak na babae. Ang kanyang pangalan ay si Amba. Ang mag-asawa ay may hanap buhay sa paghahati ng mga tela. Mahusay humabi ang mag-asawa, kaya nagmana si Amba sa kanilang kahusayan. Habang maliit pa ang bata ay itinuruan ng mag-asawa kung paano humabi. At habang lumalaki na nga ang bata ay unti-unti itong naging bihasa sa paghabi ng mga tela. Maging mahihirap na disenyo ay kaya gawin ng bata sa murang edad. Nahigitan na rito ang kakayanan ng kanyang ama at ina. Dahil sa kanyang natatanging kakayanan, naging tanyag ang bata sa iba't ibang lupalo. Marami ang dumarayo, hindi lamang para bumili ng disenyo, kundi upang makita ang paggawa ng bata. Naging mayaman din ang mga anak dahil sa bentang tela ng ginagawa ng bata. Ngunit, ang bata ay naging mayabang! Hinahamon ko! Ang sino mang pakikipagtagisan sa galing ko sa paghahabi! Tinatanggap namin ang hamon mo, Batang Amba! Patunayan mo na ikaw nga ang magaling sa paghahabi tulad ng napabalita. Nagtagisan ng galing ang mga maghahabi. Napagkahusay nga ang bata. Lahat ng magagaling na maghahabi ay napahanga sa kakayanan ni Amba. Niloos sila ng bata. At dahil dito, mas lalong yumabang ang bata. Wala nang makakatalo sa aking kakayanan! Wala nang makahihigit pa sa galing ko sa paghahabi! Maging ang mga tiyosa! Isang araw, isang matanda ang nagpunta sa bahay ng bata. Matag ang ba! Hinahamon kita sa maghahabi. Dahil na magtatagisan sa galing natin sa paghahabi. Sigura na po ba kayo? Mukha namang wala kang alam sa paghahabi ng tela! Ngunit pumapayag ako sa hamon mo, matanda! Nag-umpisa ang paligsahan. Maraming tao ang dumalo upang manood kung mananalo ba ang matanda laban kay Amba. Naging napakaganda ang telang hinabi ng matanda. Napakaganda at napakahirap na disenyo ang ginawa ninyo! Ako natalo! Isa pa lang matanda! Mahina!
Gagamba. Lumiit ito at nagkaroon ng mahabang paa. Umiyak ang kanyang mga magulang. Simula noon, ang batang si Amba ay naging unang gagamba. Sa ngayon, makikita pa rin ang kahusayan ng mga gagamba sa paghabi ng kanilang mga bahay. Nagustuhan niyo ba ang aking kwento tungkol sa Alamat ng Gagamba? Handa na ba kayo sa aking mga katanungan? Unang katanungan, ano ang pamagat ng aking kwento? Tama! Ang pamagat ng aking kwento ay ang Alamat ng Gagamba. Pangalawang katanungan, sino-sino ang mga tauhan sa aking kwento? Pagaling! Ang mga tauhan sa aking kwento ay sina Amba, ang Diyosa, ang matanda, ang mga magulang, ang gagamba, at ang mga katunggali. Pangatlong katanungan, ano ang kakayanan ni Amba? Tumpak! Ang kakayanan ni Amba ay paghahabi ng mga tela. Pang-apat na katanungan, bakit naging gagamba ang batang si Amba? Mahusay! Si Amba ay naging gagamba dahil pinagbuhatan niya ng kamay at itindunak ang matanda. Kaya ginawa siyang gagamba ng Diyosa bilang parusa sa kanya. Panglima o panghuling katanungan, ano ang aral o mensahe ng aking kwento? Mahusay! Ang aral o mensahe ng aking kwento ay huwag tayong mayabang at sobrang bilib sa sarili. Laging tandaan, ang taong mapagkumbaba ay pinagpala. At dyan nagtatapos ang aking kwento. Hanggang sa muli!